nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Ay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalin niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagtitigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay.
at tinatainan ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahanto. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahanto. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundin niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinmang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang lahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahanto. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay nagtatangay at naiipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapu ng erba buena, ng ruda at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda
at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautosan, "Guro, sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautosan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo sa umagang ito. Malalalim at medyo strong ang mga salita ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo. Bakit siya medyo strong? Dahil ang kaniyang mga kausap ay mga Pariseo. Sino ba ang mga Pariseo? Ang mga Pariseo ay ang mga taong gumagalaw doon sa kanilang templo. Sila ang nagpapatupad ng mga batas ni Moses. Ibig sabihin po ng batas ni Moses ay yung mga batas ng unang tipan. Mga batas simula pa noon hanggang doon sa kasalukuyang ng kanilang pamumuhay. Ang salitang kawawa kayo mga Pariseo ay parang isang sumpa. Woe to you, Pharisees, na ang tunay na nakikinig ay ang mga Pariseo sa kaniyang mga salita. Bakit Pariseo karamihan ang nandoroon sa lugar na iyon? Dahil kahapon sa ating Ebanghelyo ay siya'y inimbitahan sa bahay ng isang Pariseo upang kumain. Kumbaga parang nagmagandang loob ang Pariseyong ito na imbitahan si Jesus sa kaniyang tahanan. Ngunit hindi para tunay na tanggapin kung hindi tingnan ang mga galaw at gawi ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Kaya sa pagkakataong iyon, nakita ng Pariseo na si Jesus ay hindi naghugas ng kamay. Kaya iyon ang pagkakataon na ginamit ng Diyos ni Jesus ang isang sitwasyon upang ipakita kung ano ang mahalaga. Mahalaga ba ang pagsunod sa batas letra por letra o ang pag-unawa sa tunay na kalagayan ng tao? Kaya kung iniyong titingnan at pag-aaralan, anim na mga kawawa kayo, mga Pariseo. Bakit kaya anim? Dahil ang anim ay sumisimbolo sa ika-anim na araw ng lalangin ng Diyos ang tao. Ibig sabihin, ang batas ay dapat umuunawa sa tao at hindi ang kabaliktaran. Kaya maliwanag ang katuruan ni Jesus na ang batas ay hindi dapat nakasalalay kung ano ang tunay na sinasabi nito. Kung hindi nakasalalay sa batas ng pag-ibig at sa batas ng awa. Ang mga batas na isinasabuhay ng mga Pariseo ay pinalitan na ni Jesus ng panibagong batas ng pag-ibig at pag-unawa. Bakit po? Dahil ang batas ay hindi dapat sumasakal kung hindi dapat ito
ay nagpapabanal. Hindi dapat ito humahad lang sa tao upang kaniyang matutuhan ang tunay na pagsamba at pagtingin sa tunay na presensya ng Diyos. Saan tayo susunod? Sa mga halimbawa ng Pariseo na mga mapagpaimbabaw o sa halimbawa ni Kristo na talagang tunay na nagpapakita kung ano ang katotohanan ng pagsunod sa Diyos. Hindi itinatanggi ni Jesus ang mga batas na iyan, pero ipinaliliwanag niyang ang mga batas na iyan kung ito ay sumasaklaw sa paghihirap ng tao, hindi na ito nagiging batas kung hindi ito ay nagpapahirap. Tignan ninyo doon sa unang kawawa kayo mga Pariseo, pati yung erba buena, ruda at gulayin ay kailangang lagyan ng tax. Pati yung mga itinatanim nilang mga gulay ay kailangan lagyan ng tax. So pahirap sa mga ordinaryong tao. Bakit kailangan nilang lagyan ng tax? Kasi yung mga gulay na iyan ay mayroong medicinal properties at naibebenta nila ng mas mahal. At sa usapin ng ikapu at sa usapin ng buwis, palaging nakabantay ang mga Pariseo. Sa ikalawa naman, ay palaging pabidabida ang mga Pariseo pagdating sa liwasang bayan o sa templo man. Kailangan sila palagi ang bida. Sa ikatlong kawawaka, pati ang mga tunay na marunong at dalubhasa sa kasulatan, yung mga matatalino at alam ang lahat ng kasulatan ni Moses, ay binigyan din ni Jesus ng aral. Anong ibig sabihin niya? One beautiful heart is better than 1,000 beautiful faces. Ibig sabihin, mas tinitingnan ni Jesus ang itsura ng puso kesa sa itsura ng katawan. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na evaluate kung ano yung mahalaga sa atin. Tayo ba ay mapag-imbabaw din katulad ng mga Pariseo o tayo ba ay lumalalim sa turo ni Kristo? Mas mahalaga ba ang panglabas kesa ang tunay na liwanag na nanggagaling sa ating puso? Binibigyan tayo ng aral ng Ebanghelyo ngayon na palaging tingnan ang ating gawi at kilos. Baka ang aking pananampalataya ay hindi na tama ayon sa salita ni Kristo. Hayaan nating ang humubog sa ating pananampalataya ay walang iba kung hindi ang batas ng Diyos, ang batas ng kaniyang awa at ang batas ng kaniyang pag-ibig na naaaninag sa mukha at galaw ng ating poong Jesus Nazareno. Ito ang tunay na paglalakbay. Ito ang tunay na pananampalataya. Tinatanggal natin ang mga peripherals, tinatanggal natin ang mga bagay na hindi mahalaga. Ang pinagbibigyan natin ng tuon ay ang ating relasyon sa Diyos, ang ating tunay na nararamdaman sa Diyos, at ang tunay na diwa ng ating puso. Ito po yung mahalaga. Ito po ang tunay na paglapit sa Diyos. Ang makita ang mukha ng Diyos sa kaniyang awa at sa kaniyang pag-ibig. At kung makita natin yan, yun din ang ating ipinapasa sa iba dahil habang tayo'y naglalakbay,
tayo'y tumutulad kung sino ang ating sinusundan. At walang iba kung hindi si Kristo na magdadala sa atin sa kaniyang kaharian. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagsasama-sama tayo bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangangailangan. Umaasang pakikinggan niya ang ating mga kahilingan. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitubok nito. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa, naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga lumisa na sa buhay na ito, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan, sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may kabutihang loob at katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang batas ng pag-ibig at awa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Upo mo, saan ka maghahanap hanggang sa dundo ng daga? Walang makikitang tulad mo, ibunting man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man,
walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, ang higaya, hindi kong alay, mapuri't pagsamba sa iyo, Jesus, ang Inoon, tagapang tingkas, pag-ibig ng Ama. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko, ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging bigaya, muti kong alay, mapuri pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ikaw ang buhay, tanging bigaya, munti kong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal,
Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dasal ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.